Pero kamusta yung unang-una yung pagkikita ng anak mo? Siyempre, 12 years. 12 years yun. After nyo mag-usap, pinapunta ka ba sa States, sabi? So pinapupunta ko siya sa UK. Hindi daw pwede kasi nga nagsuschool siya. Tinanong niya kagad, ikaw, kailan ka pwedeng pumunta dito? Sabi ko, alam mo kung akong tatanungin mo, ora mismo, sasakay ako ng eroplano, pupunta ako dyan. Pero ang totoo, marami akong responsibilidad. Akong lahat sa bahay namin. So, kailangan ko munang gawa ng paraan, tapos kausapin ko asawa ko, babalikan kita kagad. Okay, ma. Tapos, wala pang 48 hours talagang nakita ng asawa ko, hindi ako masyado makatulog, hindi ako mapakali, hindi ako nakakain dahil iniisip ko kung paano ko siya mapupuntahan kagad. Sabi niya sa akin, sige, alam mo, tumingin na ako ng ticket mo. Sa ikalawang araw, sabi niya, alis ka na, ako na bahala sa mga bata. Wow. Sabi ko, paano naman yung trabaho mo? Sa ako na bahala, huwag mo nang isipin yon. So wala pang 3 days mula nung nag-uusap kami, nasa eroplano na ako. And then, nung nasa eroplano, ang dami nang pumasok sa utak ko. Pagdating doon, inasikaso ko agad yung car rental. Maneho ako ng almost 2 hours dun sa school niya. And then, nag-message siya na, nakalabas na ako, ma. Anytime you're ready, I'm ready. Check-in na ako dun sa hotel. Tapos, nanginginig na ako. As in, ang lamig ng kamay ko. Una, wala ako masyadong tulog, tsaka kain. Pero, nung palapit na ako dun sa school niya, di ang daming mga open spaces dun sa parking, nakatayo siya dun. Sabi ko, oh my God. Gusto ko na itigil yung car, tapos tumakbo na lang palabas, pero hindi pwede sa Amerika, di ba? Hindi ko lang kung saan ako pupunta, sabi ni Kobe. Nandun pa lang. Naano siya na parang ang gulo ng utak ko. Tumuro siya dun, dun ka mag-park. Pag-park, lalabas sana ako ng kotse, sumakay siya. Tapos, yun, before I can say anything, binigyan niya ako ng isang malaking yakap. Nang tagal-tagal na hindi ko namin, para ayokong ano, bumitaw. Tapos, nakitulog siya sa hotel kasama ko. Hindi ko siya in-invite, ha. Sabi niya, oh, okay naman pala dito, ma. Dito na ako matutulog. Aww. Nung gabing yon, tsaka ko lang talaga naramdaman na, wow, nangyayari na pala. I mean, this is real. This is so real. If pwede lang i-record lahat ng moments para balik-balikan ko. Mm-hmm. Alam mo yon? Hindi ko talaga siya ma-explain kung hindi talagang napakasarap ng feeling. Yes. Sarap, diba? No? Makinig ng kwento. Kasi nararamdaman din natin lahat. Oo. At I'm sure yung mga nanonood din sa atin na ngayon, nakanganga din habang nakikinig sa kwento ni Miss Jackie. Mm-hmm. Ini-imagine natin yung America, yung parking lot. Ini-imagine natin lahat. At ang maganda pa ngayon, Ma'am Shikros, silang tatlo ni Andre at Kobe, nakakapag-date night na sila together. Mm-hmm. Ang weird ng feeling kasi parang ang weird nga. Actually, ang weird nga pakinggan, di ba? Pag yung mga maliit mo, you take them out on a date, parang cute pa eh. Pero parang naisip ko, oh nga, date night din to, no? Pero mama yung kasama mo. Oo. Paano? Pag kayo, pag malalaki na, yung ganun. For instance, yung kay Andre, nag-date kami sa Sinihan. Di ba? Nag-movie. Coffee ba kami? And then movie. Parang hindi, magkatabi kami. Magsha-share ba kami ng popcorn or what? You know, ako ba magbabayad? Eh, nag-insist siya magbabayad. So, ang sarap ng feeling na nililibre ka kahit yung Sinihan lang, no? Tapos, magalang siya eh. So, pauuna ka niya, pagbubuksan ka niya ng door, kukunin niya yung, halimbawa, nag-uminom kami ng coffee, siya nagliligpit, siya pa magtatapon ng basura ko. Ang ano ng feeling, parang ngayon ko lang, syempre, inaaral ko ulit. I'm learning how to be a mom to them because they don't really need, you know, someone to kind of raise them because they're grown up. So ngayon parang it's a new way of being a mother, diba? So I think just because na-miss ko yung gap na yon, yung ilang 12 to 15 years, it takes a little getting used to. Correct. Pero sa mga IG post ni Kobe, Miss Jackie, very vocal siya sa feelings niya about you. Sa isang post niya, ikaw daw ay may pinaka-strongest heart and most beautiful mind, the most charming personality and the prettiest face in the world. Anong feeling na nararamdaman mo na ngayon na mga sweetness ng mga sinasabi ng mga anak mo? Ganun pa rin. Yung
parang hindi ako makapaniwala, parang it's not real. Inaano ko talaga sarili ko minsan na parang kailangan kong tanggapin na. You know, kasi ang tagal nang wala nga, so parang ngayon parang okay, maniwala ka kasi totoo na 'to, nangyayari na talaga siya. And yung sinasabi niya is his opinion, you know, and it's about you. So okay lang to feel good about it. Right? Grabe tong ano natin, pinag-uusapan natin, ang sobra nitong inspiring. Sobrang tsaka, inspiring. Dahan-dahan lang natin siya pinag-uusapan kasi alam mo yung gusto nating namnamin. Oo. Diba? Yeah. Pero ito, balikan natin Miss Chucky kasi gusto lang namin ding malaman, gusto namin ma-inspired yung unang tumawag sa'yo si Kobe. Ano ang sinabi niya? Ano ang pakiramdam? So, yung mga anak ko kasi dati, napapanaginipan ko lang yan eh. As in, kung paano ko sila makikita, paano ko sila makakausap, na minsan pili ko, naloloka na ako kasi ano ba to? Lagi ko nalang ini-imagine kung paano mangyayari. And then one day, gumising ako ng maaga, mas maaga kesa sa usual, 6 a.m. Tapos hindi ko una tinacheck yung Viber ko or anything, yung Messenger. Ang unang ginagawa ko, syempre pinasikaso ko yung mga anak ko. Pero for some reason, nung umagang yun, pag dilat ko, chinek ko kagad. May message kagad dun sa nagtulay na, ano ba yung number mo ngayon? Kasi hinihingi ni Kobe yung number mo. Oh my God. Sure ka? Kasi, di ba, parang inisip ko, gusto ko maging masaya, pero inisip ko, ano kayong sasabihin niya sa akin? Oh my God, baka galit siya, baka may pinagdadaanan, or baka may nanluloko lang sa akin. You know, ang dami. Kasi bagong gising din ako, di ba? So, parang, okay. So, nanginginig ako, tapos umiikot ako sa bahay. Imbis na naasikasuhin ko yung mga anak ko, punta kagad ako sa asawa ko na, oh my God, you know, Kobe's asking for my number. Ganyan. So, hold on. Can you please take care of the kids? Tapos yun, tumawag na ako dun sa naging tulay. And then, binigay ko yung number ko. It was the longest 10 minutes of my life. Kasi hindi ko alam, bukas patatawag, mamaya, paano kung wala akong signal, magbago yung isip niya. So, tumawag siya kagad. First niyang sinabi is, hi ma, it's me, Kobe. Oh my God. Yung tawagin ka lang ma. Ibang weird nung iniiyakan ko yun, but it's just the fact na ina-acknowledge niya ako. Tapos kalmado yung boses niya. Yung feeling, alam mo yung feeling na parang bagong ano yun? Bagong anak ka? When you just gave birth? Na first time mo makita yung anak mo? Ganun yung feeling, Carla. Sobrang sarap lang. Naiiyak tayo kasi na tears of joy, sa saya ba, sa sobrang saya ba na actually finally narinig namin to sa mula sa iyo, Miss Jackie. Affected ka naman. Bakit? Hindi, sobrang inspired. Yung bang kami parang inaabangan lang namin sa online, tas ito parang because alam namin talaga na si Lord talaga ang nagawa ng way doon kung bakit nangyari yun sa inyo. No, talaga. Oh, kasi nasubaybayan natin. Hindi natutulog ang Diyos. Yes. Oo. Galing. Thank you for watching Magandang Buhay! For more videos, please subscribe to ABS-CBN Entertainment YouTube channel and click the I button.